Magandang araw sa inyong lahat and welcome pong muli sa ating munting channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang mga challenges ng mga kabataan ngayon at ng mga sumusunod na henerasyon. Ang una sa lahat na challenge ng mga kabataang Kristiyano ngayon ay ang mga makikita sa media, lalong-lalo na sa internet. Sino sa inyong nakapansin na karamihan sa gustong-gustong pinapanood ng mga tao ay mga videos na ang content ay TikTok? Ang TikTok ay kilalang app o software na nagmula sa China. Dito ay ini-upload ng mga tao ang kanilang mga sayaw at ito ay napapanood ng maraming mga tao. Katulad din ito ng YouTube, ngunit ang pinagkaiba nga lang ay mas madalihan ang mga videong napapanood sa TikTok. Ang TikTok ay dating tinatawag na musical.ly, kung saan ang mga tao ay nire-record ang kanilang sarili na nagli-lip-sync sa mga musika at kanta. Ngunit ito ay binili ng isang kumpanya ng China na tinatawag na ByteDance, at dito nga nila dinevelop ang app at ginawang TikTok. Simula nga ng pagsikat ng TikTok ay marami ang na-intrigue at na-curious, kaya marami ang gumagamit nito. Noong una rin ay di pa gaanong maraming mga Pilipino ang sumasali dito dahil karamihan sa nakikita natin ay mga foreigner. Lalo na at sa atin ay mayroon pang mga nahihiya kaya't kakaunti lang ang nag-upload ng sarili nilang sayaw sa TikTok. Ngunit ngayon ay libo-libo o di naman kaya ay milyon-milyon ng mga uploads ng mga babaeng sumasayaw ang makikita doon at hindi lang sa TikTok mismo dahil umabot na rin ito sa Facebook at sa YouTube. Ang karamihan sa napapanood sa TikTok ay katulad ng videong ito. Kung mapapansin ninyo ang videong ito ay aabot ang views sa milyon-milyon dahil nga naman ang physical na katawan ay mahina. Kaya't sigurado akong marami sa mga kalalakihan ang naiengganyo na manood nito. Hindi naman masama na tangkilikan ang gawa ng ibang mga tao. Ngunit kung ito ay taliwas naman sa mga utos ng Diyos ay nararapat pa rin ba itong ipagpatuloy? Ang mga sumasayaw sa videos ay nagigitang bakat na bakat ang hugis ng kanilang mga sexing katawan at maging ng kanilang mga ari-arian. Nakasulat sa Matthew chapter 5 verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa sa kanya ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang kahinaan ng lalaki ay babae. Patunay na si Adan ay madaling nahimok ni Eva na kumain ng pinagbabawal na bunga ng Tree of the Knowledge of Good and Evil. Kaya't kung oras na ma-open ng isang lalaki ang isang magandang sumasayaw na babae sa kanyang cellphone, nabakat ang kanyang boobs at pagkababae ay malaki ang posibilidad na magkasala ang lalaki. Kung hindi man sa kanyang gawa ay sa kanyang pag-iisip, paano na lang kaya kung mag-isa siya doon sa kanyang kwarto? E di mangyayari ang sinasabi ni Brother Ian Akda na nasa kwarto niya si Satanas dahil naroon ang tukso at doon ay may kalayaan siyang gawin ang nais niyang gawin. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos na dapat niyang gawin? Nakasulat sa Colossians chapter 3 verses 5-6. Kaya patay ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman na katumpas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Alam ko pong hindi madali ang mga tukso na dulot ng kababaihan dahil maging ang mga tao ng Diyos ay nagkasala dahil dito. Katulad ni David na nakita ang asawa ng kanyang sundalo na kanyang ginawang kabit noong una at naging dahilan ng kanyang pagkakasala. O di naman kaya ay kay Solomon na nag-asawa ng maraming mga babae na siya ring dahilan ng kanyang pagkakasala. Maging si Samson na pinakamalakas na tao ay tinalo lang ng kanyang pagnanasa sa isang babaeng nagngangalang Delilah. Ganun pa man ay, dapat nating pansinin at kapulutan ng aral ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Dapat nating malaman na kapag nakakagawa ng kasalanan ng isang tao ay kasunod na dumarating sa kanyang buhay ang pagkapalo. Si David ay napalo rin. Dahil sa kasalanan niya ay namatay ang anak niya kay Bathsheba. Si Samson naman ay binulag at nakulong. Si Haring Solomon ay nagkaroon ng mga kaaway at hindi malinaw kung nakabalik siya sa Diyos. Ngunit ang malinaw na nakasulat sa Biblia ay hindi na naging mabuti ang kanyang relasyon sa Diyos. Itong nakasulat sa 1 Kings chapter 11 verse 4. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging magandang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ng ama niyang si David. Nang dahil sa pag-asawa niya ng maraming babae, naudyukan siyang sumamba sa ibang Diyos, kaya't naging pangit ng relasyon niya sa Diyos. Sa mga huling taon ng kanyang pag-aari ay nagkaroon pa siya ng mga kaaway at nahati ang kanyang kaharian sa dalawa, ang Juda at ang Israel. Balik tayo sa mga challenges ng mga kabataan ngayon. So, maliban sa media na punong-puno ng temptations ay hindi rin maikakailan na nagbabago ang pamumuhay nating lahat. Kung noong mga 1990s ay mayroon pang nahihiyang magdamit ng fitted na leggings ay hindi na ngayon dahil karamihan na sa mga kabataan ay ginagaya ang pananamit ng mga nasa Amerika. Nagkalat na ang mga nakadamit ng pek-pek shorts o leggings na hapit na hapit, yung katulad nito, at maging sa mga upper garments din na lumilitaw ang dibdib. Mayroong kita ang cleavage at ang pusod. Ang pinagkaiba nga lang sa TikTok ay hindi sumasayaw, ngunit kapag nalasing at nasa bar ay sasayaw pa rin yan. Kung sa panahong ito ay ganito na ang pananamit ng mga tao, posible na sa hinaharap ay mas lalo pang magiging maiksi ang pananamit ng mga tao. Baka sa hinaharap ay maging normal na lamang na nakakasalubong ng mga tao ng mga nakapanty at nakabrief sa daan.
Dati-rati ay sa palabas lang tayo nakakakita ng mga nakapanty at nakabrief at ang settings nila ay sa tabing dagat at usually ay sa Amerika lang iyon. Ngunit ngayon ay na-impluensyan ng lahat sa ganitong uri ng kultura. Isa pa ay, hindi na lang sa beach o sa tabing dagat ito makikita dahil may ilang mga celebrity na rin pinapauso ito sa stage. Katulad nitong isang sikat na singer na palaging nakapanty habang kumakanta sa stage na maraming taong nanonood. Kung nangyayari yan ngayon ay siguradong mas marami pa ang magiging challenge ng mga young Christians sa hinaharap. Ngunit kahit ganun pa man mga kabataan, dapat ninyong tandaan na hindi lahat ng uso ay mabuti o ayos lang sa paningin ng Diyos. Nasusulat sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pagkikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Sinasabi ditong iwasan ang masamang hilig ng kabataan. Isa na dito ang pag-inom ng alak o paglalasing dahil isa din ito sa challenge ng mga kabataan. Ang pagkakaroon ng bisyo. Ang halimbawa ng mga ito ay alak, sigarilyo, droga, pambababae at pandalalaki at yung pinakamalakas na bisyo ngayon, pagka-addict sa computer games, sabay mura sa kalaro para ang feeling ay mas matalino. Hindi nyo ba napansin na ang mga kabataang naglalaro ng mga games katulad ng ML ay naging palamura at naging mainitin ng ulo? Lalo na kapag sila ay natatalo sa kanilang laro. Nawawalan na rin sila ng respeto sa mga magulang nila. Ang pagka-addict kasi sa isang bagay ay maituturing na idolatry. Ang idolatry ay hindi lang yung pagsamba sa mga diyos-diyosan, ngunit kasama na dito ang pag-idol sa isang tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, ang pagtawag ng idol. Ang isang tao na gumagamit nito ay hindi niya nalalaman na mali pala ito. Ang akala niya ay paghanga lang ito sa kapwa. Hindi naman masamang paghanga, ngunit kung naging idol mo ang isang tao na lahat ng nasa kwarto mo ay litrato niya, maging ang kasuotan, galaw at pananalita niya ay ginagaya mo na, ito ay isa ng uri ng idolatry na kinaayawan ng Diyos. Kaya't huwag din po kayong mag-comment ng idol sa mga videos na napapanood ninyo dahil ang dapat lang idolin ay ang Diyos mismo. Kapag nagiging priority ng isang tao ang isang tao o bagay o pangyayari higit kaysa sa Diyos ay nagkakasala na siya ng idolatry. Nasusulat sa 1 John chapter 2 verses 16-17. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa kasalukuyang panahon ay nararamdaman na natin ang isang dulot ng masamang pangyayari na hindi pinaniwalaan ng karamihan. Bago pa man magkaroon ng COVID at ng mga lockdown ay marami sa mga tao ang hindi naniniwala na makokontrol ng gobyerno ang buong mundo, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang pagdating ng paghahari ng Antikristo na mabibigyan ng kapangyarihan sa maikling panahon para pamunuan ang mundo. Oh, imposible naman yan. Ito ang sabi ng marami na hindi naniniwala sa Biblia. Ngunit sa kasalukuyan ay nakikita na natin na posible na ang mundo ay makontrol ng gobyerno. Katulad na lang ng lockdown at ng mga vaccines ngayon, nakikita na natin na marami ang apektadong trabaho dahil sa mga requirements tulad ng vaccine. Hindi sila makakapagtrabaho ng maayos kung wala silang vaccine. Hindi pa naman itong vaccine ngayon ang Mark of the Beast dahil iba po ito. Ngunit kung ikukumpara natin ang proseso sa darating na Mark of the Beast ay may pagkakahawig. Nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 17, at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Actually ay, ito po ang pinaka-challenge ng mga kabataan natin ngayon at ng susunod na mga henerasyon. Sabihin na nating, hindi man within 100 years from now in the future, ngunit darating at darating ang panahon na hindi nakikilalanin ng mga kabataan ng Diyos at mula sa henerasyong iyon ay magbabago ng takbo ng pananampalataya ng mga tao. Posible rin na sa panahong iyon ay hindi nakilala ng tao ang Diyos na lumikha dahil iba na ang kanilang sasambahin, walang iba kundi ang kaaway ng Diyos na manlilin lang sa mga tao, ang Antikristo at ang Dragon. Posible ring bawal na sa batas ang pagsamba sa Diyos. Nakasulat sa Revelation chapter 16 verses 10-11. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. Sa verse na ito ay magkakaroon ka na ng idea na hindi na nga ginagalang ng mga tao ang Diyos sa mga huling araw. Ibig sabihin na kung di nila siya ginagalang ay ginagawa nilang nais nilang gawin katulad ng mga pinagbabawal na gawain sa Biblia. Ang pagbatay, pagkikiapid, idolatry at iba pang uri ng kasalanan. Ito ang dapat nabigyang pansin ng mga kabataan natin ngayon dahil sa kanila nakasalalay ang mga turo na may papasa sa mga susunod pang henerasyon sa kanila.
Kaya't kung ikaw ay isa sa mga kabataan ngayon na nakapanood ng video ito, malaki ang responsibilidad mo na may pagpatuloy ang mga aral at may siwalat ang salita ng Diyos base sa Biblia. Nang sa ganoon, sa hinaharap ay mayroon pa ring matitira na magpapatuloy na may pangaral ang salita ng Diyos. Dahil kung walang magpapatuloy ay madami ang kawawa na mapapasama sa maitatapon sa apoy. Nasusulat sa Revelation chapter 21 verse 8, "Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Paulit-ulit na nating narinig na ang mga kabataan ngayon ang pag-asa ng kinabukasan. Totoo naman po ito dahil kung ano man ang naitatanim sa isipan ng mga kabataan ngayon ay ito ang kanilang isa sa buhay sa hinaharap. Kaya't ikaw bata, ikaw ang pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Makakaya mo kayang maipagpatuloy ang naumpisa ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ng iyong mga ninuno? Nasa iyo ang kasagutan. Sa pagtatapos ng video ito ay iiwan ko sa inyo ang nakasulat sa Galatians chapter 6 verses 1-2. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo.